ngayon ay darating. Ang pag-ibig niya ay magniningning. Sa harap ng altar, kami lumalapit, umaawit ng masayang kapuri. Buksan ang kandila ng buhay, pangliwanag sa paghihintay. Sa pagdating ni Jesus, naway pagpalain, ito ang aming dalangin. Ang Panginoon ay darating, ang pag-ibig niya ay magiging. Sa harap ng altar, kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo, naway sumainyo. At sumaiyo rin. Mga minamahal ko mga kapatid, simula ngayon ng panahon ng Adbiyento, ngayon din ang simula ng bagong kalendaryo ng liturhiya. Pagdating ang kahulugan ng Adbiyento, panahon ito ng paghahanda sa Kapaskuhan at sa pagdating ni Kristo sa katapusan ng panahon. Naway ipagdiwang natin ang dakilang panahong ito bilang kaloob ng Diyos. Malugod nawa natin tanggapin ang pagdating ng Panginoon sa bawat yugto ng ating buhay. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at pagsisihan. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bigyan mo kami ng paninindigang tumahak sa landas ng kabutihan. Sa pagdating ni Kristo, makasalubong nawa kaming may mabubuting gawa upang kapiling niya sa gawing kanan. Kami ay makapisan sa iyong pinaghaharian sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinabi pa ng Panginoon, dumarating na ang araw na tutuparin ko ang aking pangako sa Israel at sa Juda. At sa panahong iyon, pasisibulin ko ang matuwid na sanga ni David. Paiirali niya ang katarungan at ang katwiran sa buong lupain. Sa mga araw ring iyon, maliligtas ang mga taga-Juda at mapayapang mamumuhay ang mga taga-Jerusalem. At sila'y tatawagin sa pangalang ito, ang Panginoon, ang ating katwiran. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa'yo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Sa'yo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Ang kaloob mo'y ituro, O Diyos, ituro mo sana sa abamong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon
ang katotohanan, tagapagligtas ko na inaasahan. Sa iyo'y ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Mabuti ang puon at makatarungan sa mga salarin, guro at patnubay. Sa mababang loob, siyayaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Sa iyo ko'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Tapat ang pag-ibig, siyang umaakay sa tumatalima sa utos at tipan. Sa tumatalima, siya'y kaibigan at tagapagturo ng tipan niyang banal. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Tesalonica. Mga kapatid, palaguin nawa at pag-alabin ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao, tulad ng pag-ibig namin sa inyo. Kung ito ang mangyayari, palalakasin niya ang inyong loob. Sa gayon, kayo'y mananatiling banal at walang kapintasan sa harapan ng ating Diyos at Ama hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Hesus kasama ang mga hinirang niya. Isa pang bagay ang ipinapayo namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sana'y lalo pang pagbutihin ninyo ang pamumuhay ninyo ngayon. Pamumuhay na ayon sa inyong natutuhan sa amin upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Diyos. Batid naman ninyo ang mga aral na ibinigay namin sa inyo buhat sa Panginoong Hesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia. 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 Pag-ibig mo'y ipakita, hingapin kami tuwina, iligtas kami sa dusa. Alleluia. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan, at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao'y hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating sa sanlibutan. Sapagkat mayayanig at mawawala sa kani-kanilang landas ang mga planeta at iba pang katulad nito na nasa kalawakan. Sa panahong iyon, ang anak ng tao'y makikita nilang dumarating na nasa alapaab.
may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Kapag nagsimula nang mangyari ang mga bagay na ito, magalak kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Mag-ingat kayo na huwag magumon sa katakawan at paglalasing at mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Baka abutan kayo ng araw na yaon na hindi handa, sapagkat darating iyon nang di inaasahan ng tao sa buong daigdig. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap sa Anak ng Tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna tayong lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay nasa unang linggo tayo ng tinatawag nating panahon ng pagdating ng Panginoon. Ito yung pinaka-transition, no? Kahapon lang ay nasa mga tinatawag tayong mga karaniwang panahon. Bumilang tayo ng 34 na linggo para lamang sa buong taon, kung kaya't maituturing din na ngayon ay bagong taon. So natapos ang liturhiya natin kahapon, no, sa pagdiriwang natin itong sa pagsalubong natin nito ring pagsisimula ng panibagong taon. Kaya hindi dapat mawala sa atin yung pagpapasalamat sa Diyos dahil natapos natin ang buong taon na punong-puno tayo ng pag-asa, punong-puno tayo ng kumbaga, no, ng biyaya na natanggap natin sa Diyos. At ngayon ay mananalangin tayo ulit na mabigyan pa tayo ng pagkakataon para kung anuman yung mga naging pagkukulang natin, anuman ang mga naging pagkakasala natin, ay maituwid o maitama pa natin. Pero mo, no? Nitong nakalipas na taon, no, sa liturhiya natin, ha? Nitong nakalipas na taon, buhay pa tayo. Marami tayong naranasang mga bagyo, naranasang mga pagsubok, mga away-away, maging sa politika, pero ngayon, buhay pa tayo at magsisimula na naman tayo ng ating paglalakbay para sa mga panahong ito ng paghahanda. Sabihin nyo nga po, Adviento. So pag sinabing Adviento, kalakip na dyan ay yung magpapasko na. Lalo pa, no? December 1 na. Magpapasko na. Bibilang lang tayo ilang araw na lang. 24 na araw na lang. Pero kung sa ngayon ba, kung susuriin natin ang ating mga disposisyon sa buhay, masaya ka ba? Excited ka ba na magpapasko na? Na habang tinitingnan natin itong korona ng Adviento, na unti-unti, kada linggo, masisindihan siya para tumaas ng tumaas yung excitement natin. Pero ang disposition mo ba, kamusta? Uy, ganun pa rin, tulala pa rin. Wala ba yung, no, lagi bang taon-taon, no? Ang ating nagiging pag-uugali ay, imbis na maging masaya tayo, ay kung ano-ano ang ating iniisip na yung bang yung attitude na imbis na, yes, magpapasko na. Ibig sabihin, marami tayo kasing inaasahan na mangyayaring maganda. Kaya lang, baka yung iba sa atin, ang disposition, naku, magpapasko na naman. Na para bang, problema ba ang iahatid ng darating na kapaskuhan? O inaasahan natin na maraming solusyon ang darating sa araw ng, no, ng Kapaskuhan. Kaya nga, naghahanda tayo.
pinaghahanda tayo. Sabi po sa unang pagbasa sa aklat ni Propeta Jeremias, ito yung katuparan ng pangako ng Diyos. Dumating na, no, kung tutuusin, dumating na, natupad na yung pangako ng Diyos. Inaalala na lang natin, ginugunita at ipinagdiriwang na lang natin at inaasahan natin ang kanyang muling pagdating na sana nga ngayon dumating na. Para bang, last year, hindi dumating. Yung literal na dumating. Pero kung tutuusin, araw-araw sa buhay natin, dumarating ang Diyos. Pero para lang dito sa konteksto nito, no, na dumating na siya nung una, inaasahan natin na siya ay darating na muli. Ito yung inihintay natin. Ito ay pinagdiriwang natin. Ito hinihintay natin. At habang hinihintay ito, ano ang ginagawa natin habang hinihintay natin? Kaya maganda yung payo ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Tesalonica na turiin natin, tingnan natin yung ating pamumuhay. Na sabi niya, mamuhay tayo araw-araw ayon sa mga naituro niya na, mga natutunan na natin. At mismong si Kristo nagpapayo din sa atin na sabi niya, sikapin ninyo, no? Mag-ingat kayo na huwag magumon sa katakawan at paglalasing at mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Huwag kayong mamoblema. Kasi hindi dapat tayo namomoblema. Hindi ko alam, no? Laging sa ngayon, mapagpunta ko po dito, kasi dadaan ako sa Divisoria. Sobrang dami na naman ang tao sa Divisoria. At ano ang ginagawa? Naghahabol, namimili ng mga pang-decorate. Ano na nangyari dun sa pinang-decorate last year? Kailangan ba talagang baguhin na naman yung decoration? Bumili na naman ng bago? Kaya ka namomoblema. Kasi yung ipinambili mo last year, hindi mo pa nababayaran dahil sa credit card. Ngayon, pinoproblemahan mo na naman na kailangan mo na naman bumili. Lagi tayong naiiwan doon sa ating mga katakawan. Hindi lang katakawan sa pagkain, katakawan sa mga material na bagay na kala natin nakakapagpasaya sa atin na makapamili tayo ng marami, na uuwi tayo na marami tayong mga bit-bit, di bali ng matrapping, di bali ng matao, basta't may hawak tayong bit-bit mula sa mga palengke, mula sa mga mall. Lagi tayong nauuwi sa ganyang paghahanda. Kaya pagdating ng araw ng pagdiriwang ng kanyang pagdating, pagod na ang mga tao. Stress na at namomoblema na kung saan pa magtatago dahil ubos na ang pera. Hindi sa ganyan tayo inaanyayahan na maghanda. Yung disposition natin, yung sarili natin, kailangan natin suriin. Paano nga ba tayo magdiriwang? Paano nga ba natin ipagdiriwang ito? Masaya naman kahit hindi tayo makapamili ng bago. Sinasanay lang natin ang ating mga sarili na ang nakapagpapasaya sa darating na Kapaskuhan ay kapag may bago. Pero ang ugali ng tao hindi binabago. Aanin mo kung lahat kayo nakabagong damit, hindi naman kayo nagpapansinan, hindi naman kayo nag-uusap, magkakagalit naman kayo. Aanin mo yung inihanda mong masasarap na pagkain, solo ka lang, gusto mong mag-isa, ayaw mo makihalubilo. So, sayang lang, no? Huwag ka nang mag-abala sa mga bagay o mga material na paghahanda. Ang kailangan mong ihanda ay kung paano ka haharap, kung paano ka makikipag-usap, kung paano ka makikihalubilo
sa mga taong napakatagal mo nang iniiwasan, lalong-lalo na sa pamilya. Kasi mahirap po yung, di ba, naghanda ka, ano, pang picture lang, pang post lang sa social media para masabing, okay, nagse-celebrate ka, pero deep inside, hindi ka talaga nagse-celebrate, nalulungkot ka. Doon tayo sa totoo. Maging totoo tayo. Kasi lilipas din yan, no? Sabi nga, lilipas din yan. Lumipas nga yung nakalipas na taon eh. Ngayon nandito ka, kaya lang, paano ka nga kasi naghahanda? At yun nawa, no? Muli, mga kapatid, yun sana at mas mapagtuunan natin ng pansin ang mga paalala sa atin ng ating mga pagbasa, lalong-lalo ng paalala ni Jesus na huwag nating gugulin ang ating mga isipan, ang ating mga sarili sa kung ano-anong paghahanda. Di natin alam. Baka mamaya, mangyari nga talaga lahat ng sinabi nito, bumagsak ang mga planeta, lumindol, haanin mo pa yan. Pero pasalamat tayo dahil nga nalampasan natin ulit ang mga unos na dumating sa bansa natin, unos na dumating sa buhay natin, na talagang taon-taon mayroong pag-asa. Amen? Magsitayo ang lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya, lalang na Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Biren. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Na may katlong araw, nabuhay na maguli. Umakyat sa langit. Nalulukluk sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, ngayong panahon ng Adbyento, dumulog tayo sa ating Ama upang magising tayo sa ating pagwawalang bahala at maging ganap ang paghahanda natin sa pagdating ng Panginoon. Buong tiwala tayong manalangin, Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Gabayanawa ng mga pinuno ng simbahan ang buong sambayanang Kristiyano ngayong Adbyento upang maging mas makabuluhan ang paghahanda sa pagdating ng Panginoon. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Maging matapat at matuwid nawa ang mga pinuno ng mga bansa sa kanilang tungkuling paglingkuran ang kanilang mga nasasakupang mamamayan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng kapatid na may HIV, AIDS, para patuloy nilang maramdaman ang mapagkalingang pagmamahal ng sambayanan habang sila'y patuloy na lumalago sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Makalakbay nawa kami ng may pagpapakumbaba ngayong bagong taon ng liturhiya upang sa aming patuloy na pagtahak dito sa bayang kahapis-hapis. Matahak na namin ang landasin tungo sa kabanalan at kaganapan nang paghahari ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Maging masaya nawa sa piling mo ang mga kapatid naming namayapa at magkamit nawa sila
ng kapatawaran para sa kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming Diyos, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Puspusin mo ng kagalakan, pag-asa at pag-ibig ang aming mga puso upang madatnan na kaming tunay na sumasampalataya kay Jesucristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat. Diyos, Ama, aming antok ngayon ang malakat tinapay dala sa altar mo. Pati puso namin isip tinataas sa'yo habang naghihintay kami kay Kristong darating. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon paman ay amin ng pinakikinabangan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kalitaasan. Hosana, Hosana sa kalitaasan. Pinagpalang na parito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kalitaasan. Hosana, Hosana sa kalitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming magiging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon,
iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ihadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap na banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Sakuna at lungkot, kaya't sama-sama tayong manalangin dahil darating na ang Pasko. Panginoon, alin na at pumarito ka sa giping mo ang bayan, ikaw ang pag-asa, gabay ng mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Ay saya dapat ng Pasko, kung bawat pamilya ay buo. Kaya idalangin natin ang bawat tahanan bago sumapit ang Pasko. O Panginoon, alin na at pumarito ka sa giping mo ang bayan, ikaw ang pag-asa, gabay ng mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan.
kamayan. Announcement. Inihahandog po ng programang Homebase Plus ang mga kwento ng Himala ng Poong Jesus Nazareno. Ito po ay mga dokumentaryo sa mga buhay na binago ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Mapapanood po ito bukas sa Linggo sa ganap na 6 ng umaga sa GMA 7. Gayon din, para sa mga nais magbahagi ng kanilang mga kwento ng Himala ng Nazareno, mangyari na mag-email sa himalanazareno@gmail.com. Inaanyayahan po ang lahat na sumubaybay. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taon 2025 sa ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayo magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. Mga kadiboto, mabibili pa rin po ang ating parish finance office ang Nazareno images, Nazareno medallion, at Nazareno novena booklet. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw, aming mapanaligan ang iyong pagpapalang pang magpakailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahin at mga dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba pa namin, pinipintuho pa namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal pa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal pa namin. Nuestro Padre Jesus
Nazareno, minulwalhati anamin.